Happy New Year po! Yes, Happy New Year para sa lahat. Alam mo ninyo, sabi, start the year, right? So yung andito po ka tayo ngayon sa first Sunday of the year, ito po ay kinagagalak ng Panginoon. At alam ko po na andito tayo ngayon anticipating po kung ano po yung mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. So ngayon po ay natapos na po ang ating 2023 and we have a new year. Sabi nga po, beginning of life, new hope. Ito pong mensahe natin ngayong umaga ay somehow related po doon sa naging topic po natin noong Sunday. Kung natandaan po ninyo, ang topic po natin last Sunday ay, sino nakakatanda? Consistently committing to our calling. So ang sinasabi doon ni Pastor Felix na importante na every minute of our lives, lalo na yon papasok na taon ng 2024, manatili po tayo sa pananampalataya. Dahil marami po na nag-umpisa na high ang faith, pero pagdating po sa kalagitnaan ay nag-wane na, nag-backslide, at hindi po yung kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon na we should be patiently waiting for Him. So we welcome the new year with hope and we move into the new year with faith. Amen po? Amen. So, ang text po natin ngayong umaga ay nasa Isaiah 43:18-19. Makitayo po tayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Alam mo ninyo, hindi naman po ako nagpe-Facebook lagi, ano. Pero lagi po pong nababasa ito, mga verses na ito, this new year. So, pwede pong sabayan niyo ako sa pagbasa. Isaiah 43:18-19 sa NIV. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa Tagalog po, this is mabuting balita, Biblia. Ito ang sabi niya, ilibing mo sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap niya. Hindi mo ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkaroon ng ilog sa lugar na ito. Pray po muna tayo. Panginoon, salamat po sa mga salita mo sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na we trust na Ikaw po, O Lord, ang mangusap sa amin. Let the Holy Spirit, Lord, kasama namin ngayon habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita. Ama, tulungan mo po ako na ma-deliver ang mga salita mo ngayon, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Dalangin ko, Ama, na sa iyong mga salita ngayon, lahat po kami, Lord, ay mapagpala. Lahat po kami, O Lord, ay mabigyan ng guidance and inspiration, Lord, as we enter into year 2024. Panginoon, lokoban mo po kami na iyong banal na espiritu. You put words into my mouth, O Lord, and I humbly pray, Lord, for your guidance this time. Salamat sa iyo, Ama. Patuloy ka naming pinapapurihan at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. So, finally po, upo na po muna tayo. So, finally po, ang mga kalendaryo natin ng 2023 ay saan na? Siguro, tinapon na natin, siguro tinabi, lalo na yung mga magagandang kalendaryo, ano po, tinabi natin, baka pwedeng i-recycle pa yon some other time. And we put on a new calendar for 2024. So ano ibig sabihin po nitong new calendar? Sa atin po minsan, wow, new year na, new hope, new beginning for all of us. Sabi niya, ay salamat, tapos na yung 2023. Marami pong mga nangyayari sa buhay natin in 2023. It might be a mix of joys, di ba? And struggles. Di ba? Meron ka na-accomplish, meron namang hindi.
meron po kayong mga relationships na na-restored. Meron naman pong nawalang mga relasyon. Meron kayong mga opportunities. Whatever it is po, ito po ay kalimutan na natin kasi tapos na po ang 2023. So pagpasok po ng 2024, ano usually ang ginagawa natin? Wow, New Year's resolutions, di ba? Nakasulat pa yon sa ating mga diary. Usually po yan, yan po yung imamanage ko po ang aking pera ng maayos in 2024, di ba? Ah, ako po ay magpapayat, ha? Kasama po ako doon. Sa 2024, ako po ay mag-exercise. Ako po ay kakain ng healthier foods in 2024. Sounds familiar, ano po? And spiritually, meron din po tayong New Year's resolution, di po ba? Lord, this New Year, help me Lord, I have to pray more. I have to read more of the Bible. Hindi na po ako liliban sa Sunday worship service natin. Ay, very good. Ano po? So, lahat po yan, wala pong masama dyan. Di ba? Pero ang sabi po ng statistics, yun pa mga New Year's resolutions natin ay talagang pang January lang. Kasi po, after few weeks po, nakakalimutan na po natin ang New Year's resolution. But for us Christians, may New Year's resolution man po tayo or wala, ang importante po sa atin na we will come this year with hope in our hearts. Hope for the future. Kung ano man po yung excitement natin for the year, we always look forward that Jesus is with us. He is our Emmanuel. The Lord is with us. He will never forsake us nor leave us. So ito po yung iniisip natin for the New Year. Sometimes po, ang New Year din po ay nagbibigay sa atin ng new beginning. Parang, ay, ngayong New Year, every day of my life, thank you Lord Jesus. When in fact, totoo po yun. Kasi every day with Jesus is sweeter than the day before. Alam mo ninyo, kanta namin yan noon pa. Siyempre, hindi ko po kakantahin niya. Wala pa akong guts. Parang, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. So, yan po yun. Kasama po yan sa perspective natin sa New Year po. So, whatever it is po. Actually po, sa Bible, wala po masyadong narrative about New Year. Pero ang dami pong mga verses in the scripture na pwede po nating gawing guide, inspiration, habang papasok po tayo sa 2024. So, whatever it is your perspective, ang importante po, we move into the new year being closer to God and with a renewed purpose. Parang, I should be a better Christian this 2024. Than in 2023. Hopefully, ganun po. So, ang tanong po, how to move forward into the new year with faith? Okay? So, sabi ko nga kanina, yung message po na ito ngayon ay, this is more of an inspiration for all of us. Hindi po to masyadong reprimanding, wow, hindi po to masyadong pagagalitan kayo, hindi po, inspiration po ito para mag-guide po tayo at magkaroon tayo ng encouragement para po sa year na darating. So, karamihan po dito ay mga verses, and very familiar verses po actually, dahil ito naman pong salita ng Panginoon ay, di ba, palagi pong guide natin, and every time na binabasa po natin, meron po tayong mga new learnings in this. So, number one, yan, charan! Ay, number one, look back on God's grace in 2023. Ito pong verse na kasunod niyan, with thanksgiving and a heart of praise. So, ang sabi nga po, kahit ano man nangyari sa inyo in 2023,
God is always faithful. So we should always thank Him, and our hearts would always praise Him. So meron pong verse dito na makabagbag damdamin. Sige nga po. The verse is found in Lamentations. Yan. Lamentations 3:22-25. Kung sino po nakakaalam, pwede po ninyong kantahin. Kasi kanta po ito, remember? Kaya lang, syempre ako, as usual, walang guts of singing. Kaya ito po ay aking babasahin. Okay? Pero kanta po ito, tandaan mo niya. Sige nga. The steadfast love of the Lord never ceases. Yan, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. May kadugtong pa po yan, na hindi na po kasama sa kanta natin. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. The Lord is so good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. So, alam mo ninyo itong Lamentations, ang tawag po nito sa Tagalog ay panaghoy. Ito po ay sinulat ni Jeremiah. Ang tawag po ka sa kanya ay weeping prophet. Siya po yung propeta ng Israel na lagi pong umiiyak dahil sa tigas ng ulo ng Israelita, dahil siya po ay nakukulong, nabubugbog, ang dami pong mga pangyayari na hindi kaaya-aya. And yet, ano ho sinasabi niya? Pakibalik nga po, Brother JM, sa Lamentations 3:22. And yet, sinasabi po ni Jeremiah, that steadfast, yung pag-ibig po ng Panginoon sa atin ay hindi po yan natatapos. Sabi nga lagi, nababasa natin lagi yon, God's love is unconditional. Kahit ano situation ng buhay natin, kahit po hindi ka nagsisimba ng isang taon, kahit po hindi ka nagpe-pray ng isang taon, mahal ka pa rin ng Panginoon. And He will always find a way na babalik ka sa Kanyang kawan. Ang awa po niya ay hindi din po natatapos. Di po ba? At ito ang karamihan, ito ang magandang maganda. They are new every morning. Every time po na nagde-devotion tayo, nagpe-pray tayo, nakikita po natin kung gaano ko ka-faithful ang Panginoon every minute of our lives. Okay po? So, whether good times or bad times ang nangyari sa inyo in 2023, we have to look back sa biyaya po ng Panginoon in 2023. Yung mga blessings po niya, minsan, hindi natin nakikita. So there's another verse for that. That's James 1:17. Okay? Every good and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. So, hindi po nagbabago ang Panginoon. Promise po niya yan. Yan. Pwede i-claim natin yung verses na yan. God is the source of what is good in our lives and will be good in the future. So, kahit hindi po siya nagbabago, kung ano po yung good gift ng Panginoon noon, siya pa rin good gift ngayon. At yan po ay perfect para sa atin. Siguro po minsan, sabi mo, perfect gift ba yan, Ate Leti? Eh, hirap na hirap nga kami sa 2023. Meron po yung mga blessings in disguise. Di ho ba? Meron pong naghihirap ka kasi ang gusto ng Panginoon na He wants you to be more dependent on Him. Pwede pong ganun ang nangyayari. Pwede din po na mas maipakikita niya ang power niya sa iyo through our Lord Jesus. So, dahil po napaka-faithful po ng Panginoon sa atin, kahit po marami pong nangyayari sa atin, we should always be thankful. Noong namatay po yung aming nanay, matagal na po, September 2002. Due to cancer po yun. Ngayon, 3 months after
namatay po yung tatay namin, kidney failure naman, and that is January 12, 2003. Ang hirap po mag-move on ng 2003 kasi hindi pa po kami naka-recover sa grief namin nung mamatay ang nanay namin in 2002. Ito, namatay naman ulit ang tatay namin. At ako po, kasi ako po yung panganay sa pamilya namin, mas parang ako po yung highly affected. Kasi ang feeling ko, dahil wala na po yung nanay at tatay namin, ang responsibilities po lahat ay napunta sa akin. So, it's very difficult po to move sa 2003. Parang, looking back on God's grace in 2002, well, hindi po madali. Pero ang so much prayer, andun po yung tulong ng mga kapatiran din at mga kaibigan na, Leti, hindi naman po natapos ang mundo nung mawala ang nanay at tatay mo. But you have to move forward. So, salamat po sa Panginoon, naka-move forward po kami nung 2003, kasama po yung mga kapatid namin. So, ganun din po, in 2003, nawalan po tayo ng loved ones. May mga mahal natin sa buhay na nawala, nasa Panginoon na, nawalan ka ng trabaho, bigla kang nagkakasakit, di ba? Sabi mo, paano ko magpapasalamat sa Panginoon? Parang masyado namang masaklap. Pero po, give thanks for what God has already done for you. Sabi nga, di ba, 1 Thessalonians 5:18, wala po dyan. In everything, give thanks. And every time po na maka-encounter po tayo ng hindi magagandang bagay sa ating buhay, remember Romans 8:28. Siguro memorize nyo ito, ano? Sige nga, Romans 8:28, wala po dyan. All things work all together for good. Kanino? To those who love God and to those who are called according to His purpose. Sometimes po, nami-misquote po yan. Sabi, everything happens for a reason and all things work all together for good. Hindi po yan applicable sa mga hindi Kristiyano. Kasi dinugtong po only to those who love God. So, tayo po, dahil mahal natin ang Panginoon, tayo po ay nandito para gawin po ang kalooban ng Panginoon sa mga buhay natin. We can always claim, all things work all together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Okay po? So, everything has a purpose in our lives. So, start. Wow, madali lang po to. Start 2024, look back. But do not stay on 2023, just look back. Kunin natin yung mga lessons natin na natutunan in 2023 and move forward in 2024 with thanksgiving and praises in our hearts because God is faithful. Okay? Number two. Hala, no? Sampu po ito. Joke lang. Hindi po. Number two. Leave the past in the past and focus on God's future plans. Things we should leave in the past in order to move forward. Di ba? Hindi naman po talaga maganda ang mga pangyayari sa mga buhay natin. Meron tayong mga past mistakes na nagawa in 2023. Meron pong, yan nga po, sabi ko, nawalan ka ng loved ones, nawalan ka ng trabaho, pero hindi po tayo dapat manatili doon. May mga scriptures po na mag-i-inspire sa atin kung paano pa tayo mag-move forward and leave the past in the past and focus on God's future. Philippians 3:13 to 14, si Paul po ang nagsabi nito. Brethren, I do not consider that I have made it on my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of upward call of God in Christ Jesus. Si Paul po, kung nabasa po ninyo yung kanyang kwento, marami pong din pinagdaanan, ano po, siya po yung apostle ng mga Gentiles. Meron po siyang journey, Asia,
hindi po madali ang kanyang ginagawa. There were times na beaten, meron times na na-imprison siya, meron times na inabot po sila ng bagyo, meron times na kinagat po siya ng viper, ng ahas. Pero ang sinasabi po niya ni Paul na sa mga bagay-bagay na tapos na, kalimutan na natin yon. Pag sinabi po na I press on, ano po yan eh? Yung mag-move forward kahit po nahihirapan. Mag-move forward kahit po may mga hindrances at meron pong mga hurdles na dapat nating ma-encounter. So, effort po yan. Yung pag-press on forward ay effort po yun. So, there should be a determination for us to move forward, to have what is our call? Ano yung calling natin? A deeper relationship with the Lord in 2024. So, yan po. Ang next po na verse ay yung text po natin. Isaiah 43:18-19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Wow, a very, very great promise from the Lord for our future. Walang imposible po sa ating Panginoon. Ito po ay sinasabi ng Panginoon sa mga Israelites through Isaiah. So, ang sinasabi dito, ang Panginoon nagsasabi, forget the former things. I am making new things. So, God is a God of new things. So, ang mga pangyayari sa 2023, old na po yun. So, something new is coming in 2023. And the Lord is making things new for us. He wants to realign our hearts with His heart. And He always provides for our needs. So, there is always something new for us, kahit mahirap po at challenging po yung situation natin. When in fact, ang sabi po, we are a new creation when we receive Christ as our Lord and Savior. So let go of the past. Next slide, please. Yung mga nangyayari sa 2023, stop carrying for the past. Yung mga ang pinahihirapan po kayo, kalimutan nyo na yon. Stop focusing on the past. Stop letting the past get you down. Kasi minsan, nature kasi ng tao yun eh. Alam mo ninyo, yung magmumukmok tayo, parang, hi, tatlong buwan na, hindi ka pa rin lumalabas sa kwarto. Kasi talaga naman, na-miss ko talaga. Maraming kwento, di ba? Maraming kadramahan na nangyayari. Pero hindi po. Yung mga bagay po, na hindi po natin kailangang dalhin in 2024, kalimutan na natin. I cannot say kung ano po yung mga bagay na yun kasi may individual experiences po tayo, may individual situations po tayo. Pero ang sinasabi niya, do not let the past get us down. Sabi nga, do not let the past define your future. Di po ba? At ang sinabi ng Panginoon, I am making new things for you. Di po ba? So, ito po, kung meron po kayong unconfessed sins, mga kasalanan po na hindi pa po nahingi ng tawad sa Panginoon in 2023, ngayon po ang panahon para isuko po natin sa Panginoon kung ano man yun, yung unconfessed sins natin. A very good way to start the new year with a clean heart, yung mga kasalanan na parang kinikip pa natin ng mga nakaraang taon, try to surrender it to the Lord at this time. And you will experience joy in 2024. You will experience na mas maging malapit ka sa Panginoon dahil po sinurrender mo yung kanyang buhay sa kanya. Okay? So, itong mga verses na ito po ay sana
ay mag-guide natin, mag-guide sa atin to let go of the past and focus on the future. So, ano naman yung future na sinasabi? May mga goals po. Meron po mga goals na pwede nating tingnan for 2024. Next slide, please. Ayan. Yan. So, tingnan ho ninyo kung kalimutan na natin yung 2023 and focus on the goal for 2024. I cannot say kung ano po dito ang applicable sa inyo. You have to decide it for yourself, but it could be po. Maybe your goal in 2023 is reading daily the Bible. Alam mo ninyo, in 2023, ang goal ko po ay basahin ang Bible sa loob ng isang taon. Salamat po sa Panginoon, natapos ko yon. At ang pagbasa ko po noong Bible na yon, hindi po in order. Di ba? In order is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, ganyan-ganyan. Chronological po. As it appears, kung paano po nangyari at ano po pagkakasunod-sunod mga books of the Bible. Kaya Genesis, after chapter 6, Job agad. Yung may mga ganon, tapos tuloy. So, ano po, whatever it is, kung basahin mo man or audio man yan, yung mas abo yung may audio, or minsan din through video, ang importante po ay nabasa po ninyo ang salita ng Panginoon. So, kung ano man po, reading the Bible more, or it could be conquering a sin. Sinful habit with God's help. So, meron po tayong, di ba sinasabi natin minsan, ano ba naman, white lies naman yan. Ano ba naman, kunting ano lang naman, alibay. Alam ho ninyo, ito po ay minsan, white lies lang naman yan, pero mamaya, pwede po yung lumala ng lumala. So, pwede po na ngayon pa lang, white lies, huwag niyong antayin na magiging black. May color ba? Lies is lies, di ba? Sinungaling is sinungaling. Wala po yung white, wala pong yellow, wala pong black. So, ngayon pa lang po, kung meron kang kaunting, ayun, pwede pang isuko na natin sa Panginoon yung mga sinasabi nating white lies, alibis, etc. Or, maybe po, in 2024, you strive to bring family members to salvation, kahit isa lang po. Alam mo ninyo, yung hindi mo naman madala yung buong pamilya mo, ano, kahit, Lord, kahit sinanay lang po, Lord, for 2024, and help me, Lord, achieve this. Or, Lord, yung apo ko, kahit yun lang muna, Lord, yan ganyan. So, yan po, kasama po yan sa goal na pwedeng gawin natin in 2024. Or, as a spouse, husband to lead lovingly, wives to respect submissively to your husband. Whatever, hindi ko na po ito palalimin dahil wala na po ko idagdag. Okay po. Or perhaps, yung mga hindi pa po tumanggap sa ating Panginoong Jesus as Lord and Savior, panahon po ngayon. Sabi po sa salita kanina ng Panginoon, He is coming. Di nga lang natin alam. Okay? So, kung tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior, huwag na po kayong patumpik-tumpik pa. Baka gusto niyo magpabaptize na. Para makomplete po natin ang ating commitment para sa Panginoon. Or, hala, ang laging panawagan, kailangan namin ng may talent sa music. Siyempre, hindi ako yon. Kailangan namin ng may talent sa video. Hindi din ako yon. Pero posibleng kayo yon. Yung may talent dyan na magturo sa mga bata,
Siyempre, hindi na yata ako makarelate sa mga bata kasi 63 years old na po ako. So, baka kayo yun, mga kapatid. Baka meron pong gustong mag-respond doon sa call ni na Sister Maf na magiging singers, dancer, hindi po ako yun. So, hindi po talaga yan ang talent ko. Nung magpaulan po ang Panginoon ng mga magagandang boses, wala po ako. Nung mag-ayos po ang Panginoon sa mga paa, wala din po ako kasi puro kaliwa po yung paa ko. Pero kayo po, baka panahon na po, para mag-start kayo ng ministry, yun pong panawagan sa ushering, panawagan po sa music, sa Sunday school ng mga kabataan, respond po kung yun po ay may talent kayo. Ang talent na hindi ginagamit para sa Panginoon ay, anong nangyayari? Nawawala po. Sige. Yung ayos na paan nyo, baka maging kaliwa na lang ulit. Na-joke lang po yun. Pero yan po, inadaan natin sa katatawanan, pero yung pong ministry nyo, start the ministry for the Lord. Hindi po kailangan na big deal, small things for the Lord na pwede po natin gawin. Okay? So, ano po pangalawa? Let go of the past and focus on the future. So kalimutan na yung nangyari sa 2023 na hindi maganda, but take on po yung mga lessons, and then we have our goals in 2024. Pwede po na yung goal ninyo ay hindi po kasama sa nakalagay diyan. Baka mayroong na-impress ang Panginoon sa inyo na goals for 2024. Pangatlo po, alam mo ninyo, kanina pa po nangungusap ang Panginoon eh. Actually, nung magpipray nga ako dun sa upuan ko kanina, during the testimony, sabi ko, Lord, you are already talking to us. Ang pangatlo po, sabi, don't worry about 2024. You have nothing to fear. Well said, Brother Orlie, o, diba? So, stay close to Jesus and hold His hand. That's why you don't have to worry. Alam mo ninyo, sabi naman talaga, we do not know kung ano mangyayari po sa 2024. Ang dami pong calamities. Nag-earthquake po sa Surigao, sa Gensan, sa Batangas. At mas nag-earthquake po sa Japan. May collision pa ng eroplano. Tumataas po yung bigas. Naku, mag-diet na po tayo. Diet sa bigas. Ang bigas po na binibili namin dati na 49 ay 58 na po ngayon. So dati kung 2 cups of rice, 1/4 cup na lang. 1/4 cup na lang po ang ating kakainin. We do not know really what will happen in 2024. We do not know then kung may mga sakit na darating or whatever man. Pero ang sabi po dyan, stay close to Jesus and hold His hand. Triplets po yan eh. Fear, worry, anxiety. Fear, yan yung natatakot ka. Wala ka naman dapat katatakutan. Ay, basta natatakot ako. Basta feel kong matakot, ganon. Worry, ang pag-alala. Naku, naglindol doon ako. Baka mamaya may lindol na rin tayo dito, nag-alala. And mabalisa. Normal po to sa mga tao. Kaya lang, kahit po anong turo sa inyo na do not worry, do not fear, do not be anxious, hindi po to madali. Hindi po kayo natuturuan because these are internal. Sabi nga, emotional distress. Gusto niyo ba yan, na magkaroon ng emotional distress? Internal po ito. So, nasa individual person po, mag-decide kung you don't have to worry, you don't have to fear, you don't have to be anxious. At ang dami pong verses, ito mga verses na sasabihin ko po ay mga memory verses just to remind us that you don't have to worry, nothing to fear, we have Jesus with us.
Okay? Philippians 4, 6, and 7. Sino naka-memorized? Ayan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, let your request be made known to God. And the peace of God, which passes all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mamili ka, fear, worry, anxiety, or peace of God? O siyempre, peace. So, yan, actually ito, kahit hindi mo na ito i-discuss, kahit hindi mo na ito i-explain, it's very simple. Sabi ng Panginoon, huwag na kayo mabalisa. Hindi, mabalisa pa rin ako. Hindi talaga natin maiwasan na mabalisa ako. Sige na Panginoon, sige, tigas ng ulo mo eh. Pero mamaya-maya, ay Lord, oo nga Lord, hindi na dapat. Kasi sabi mo, your peace will be with me. Oh, kahit hindi ka pupunta sa prayer mountain, sa doon, sa malayo. Kahit prayer room, oh, sa room natin, di ba? Because God, lagi po na nangungusap yan sa atin. But it's for us to claim this promise. Kahit nasa Bible po yan, pero kung hindi po natin yan i-claim, hindi natin yan ipamumuhay, wala po. Manatili lang siyang salita. Okay po? So yan, Philippians 4, 6, and 7. Ito po ay memory verse natin. Ito po, next. Dami pong... Kaya po, dinamihan ko ito, dinamihan ng Panginoon ng verses, kasi ito yung pinakamahirap sa lahat, alam po ba ninyo? Kasi madali, hindi talaga madali na di ka mag-worry, ano? Ito, another memory verse. A memory verse. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 34, therefore, do not be anxious about tomorrow. For tomorrow will be anxious for itself. Sufficient is the day its own trouble. So, huwag niyo nang isipin yung bukas, what if tomorrow will not come? 'Di ba? Kakaisip niyo, ay nagwo-worry ako baka si bukas ang mahal na ng bigas, ang mahal ng gasolina. Nako, tapos wala pa ng mga jeep kasi may modernization program and only 48% ang nag-consolidate. Wala ng jeep. Ano? Yung kasasakyan ko. Papasok sa opisina. Huwag na ko na niyang isipin yun. Kasi kung wala ng jeep, may tricycle. O, di ba? Pwede kang maglakad o ma-exercise pa ako. Mabawasan na aking taba-ching-ching. O, di po ba? So, don't worry much about the future because we do not know if the future will come. What if ngayon, pagkatapos ng service natin, darating ang Panginoon, o di, nasa alapaap na tayo, di ba? Kasama na natin ang Panginoon. Pero, you waste a lot of time worrying for tomorrow. So, sabi ng Matthew 6:33-34, all these things shall be added unto you. So, maraming beses na po ito na message dito sa atin, yung Matthew 6:33 and 34. It's just a matter of applying this verse in your life. Okay? Next po, another verse na ito po ay talagang very dear to my heart. Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Alam mo ninyo, nakilala ko lang yung verse na ito nung ako po ay nag-chemotherapy in 2018. Sino naman po hindi mag-worry po, di ba? Stage 3, colon cancer yung akin. Tapos namatay ang nanay ko due to cancer. Parang, ay, kukunin mo na ba ako, inay? Di ba? So, sino naman di mag-worry? Pero alam mo ninyo, somebody gave this verse to me. Sabi niya, basahin mo yung 41:10. Maybe it would help you. Alam mo ninyo, every time na ako ay mag-chemotherapy, talagang minimemorize ko, fear not, sabi ng Panginoon sa akin, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you, I will strengthen you, I will uphold you with my righteous right hand. True enough po. 6 hours po akong nakasalang doon sa chemo drug.
every time po, 8 sessions po yun, pero every time po, this verse brought comfort to me. Itong verse na to ang nagpapalakas po sa atin. So alam ko din po sa inyo, marami pong memory verses ito. Ang marami pong nagkaroon ng memory verses dito. Dahil ito talaga po ay very comforting words. Very comforting para sa ating lahat. Next po, meron pa. This is very familiar. Diba? 1 Peter 5:7, maiksi lang po. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. In 2023, namatayan kayo, nawalan kayo ng trabaho, pero in all these things, alam mo, ang comfort ng Panginoon. Siguro, hindi naman agad-agad na Leti, pero the Lord will use people para i-comfort ka. The Lord will use brethren para i-provide yung iyong mga pangangailangan. Di ho ba? So, talaga po, there is no need for us to worry, to fear, or to have anxiety in our lives because all of these things, kayang-kaya po na sagutin ng Panginoon, yung mga worry po natin. Actually, kanina yung patutuon ni Brother Orly is ang patutuo, buhay, yan, buhay. Buhay na patutuo. Diba? Na nag-worry naman talaga tayo dahil hindi natin alam what will happen in the future. But, ang sabi, don't problem the future. Let the future problem itself. O, diba? Okay, so, rest be reminded on the comforting words of the Lord. God is faithful and He has not changed. Number 4, wow! Alas 11 pa lang. Joke lang po. 11:15. Number 4. Make plans but don't forget to let God guide you. Submit to God your plans for the plans of your life as He guides you in every step. Hindi po pwedeng walang plano sa buhay. Kahit anong occupation mo, kahit ikaw ay estudyante, kahit ikaw ay homemaker or nasa bahay, kung ikaw ay nag-oopisina, hindi po pwedeng walang plano sa buhay. Kung ikaw ay father, mother, brother, sister, may plano po sa buhay. Hindi po pwedeng wala kang plano. But hindi din po maganda na i-over ang pagplano dahil hindi na po natin nakikita kung ang plano na yan ay may basbas ba ng Panginoon or wala. Nung nasa DAR pa po ako, Department of Agrarian Reform, ang opisina po namin ay planning service. So kami po gumagawa ng plano ng buong departamento. So every December po, nag-start na kami ng plano. At pagdating ng January, ayan, ini-execute yung mga plano. Ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, we make things happen. So, pag narinig na nila yan, ay, yan yung bili ni Miss Leti. Ang tawag nila sa akin, Miss Leti. Yan ang bili ni Miss Leti sa atin, we make things happen. Pero alam ho ba ninyo, noon yun ha, mali po ito. May kulang po ito. Alam mo ninyo kung ano kulang? We make things happen with the guidance of the Lord. Ngayon ko po na-realize yan. See, imagine mo, sa loob ng 32 years, gawa-gawa ko ng plano and sa aking sarili lang pala yun. So, let the Lord guide us. Ikaw ay negosyante, let the Lord guide you. Ang sabi, gawa ka ng plano, pero isubmit mo yan sa Panginoon. There are many verses din po, inspiration sa paggawa po ng plano sa buhay natin because God sees the big picture. Okay? So, this is very familiar again. Memory verse din ito ninyo. Jeremiah 29:11 and 12. Usually 29:11. Okay? Memory verse, recite.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and pray to me and I will hear you. Yun pong mga Israelites, ang context po nito, itong Jeremiah 29:11, yun pong Israelites, ang mga Israelita, dahil po sa katigasan ng kanilang ulo, nabihag po sila nung Babylonia for 70 years. You can just imagine 70 years. So, lahat po ng mga ari-arian, mga gamit nila, lalo na dun sa temple ni Solomon, nawala na po yung lahat, nalipat po yun sa Babylon, at sila po ay nagiging captives, nagiging bihag, nagiging slaves. Inalaw po ng Panginoon yan na mangyari sa buhay ng mga Israelita dahil nga sa tigas ng kanilang ulo. Pero alam ho ninyo, at the end of the day, sinabi po ito ng Panginoon sa kanila. Ako po talaga, masyado akong emotional sa verse na ito. Kasi ang dami pong tigas ng ulo ko. Ang dami pong mga hindi ko nagawa ko noon na hindi kaya-ayon sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, let it, I know the plans for you. The plan is to prosper you. So yung mga hindi mo ginawa na magaganda, ayusin mo na. Because I want you to prosper, I will give you a hope and a future. Of course, hindi po mangyari ito basta, tsurang! You have to pray to God. You have to call upon His name. And sabi, I will hear you. A very good promise ng Panginoon for start of 2024 for us. Na He sees, nakita po niya ang big picture sa mga buhay natin. Kung ikaw ay nag-aaral, tingnan niyo kung ano ang future plans ng Panginoon sa iyo. Pero ang importante po, ang sabi ng Panginoon sa atin, hindi po siya gumawa ng masama sa atin. Kung tayo po ay nagkasakit, hindi po yan galing sa Panginoon. But He is our healer. He is our great doctor. Dahil po, sa kakakain ng taba, taba ng baboy, sarap di ba? O yan, kaya nag-high blood. Kasama po ako doon, makaalan nyo ha. May arthritis na. Ang sarap kumain ng atay, ng bopis, ganyan-ganyan. O sakit ng tuhod. Pero the Lord will heal us. Yun nga, pero ganun pa rin man po. The Lord sees the big picture for us. Okay po? So, another po. At nabanggit din po yung kanina ni Chit dito sa ating testimony. Trust in the Lord with all your heart. Memory verse din ito. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Sa ibang version po nun, He will direct your path. Yun po ang nakalagay doon sa ibang version nito, yung nabasa ko. So, bakit? Teka sandali. Ano pa? Proverbs po. Proverbs 3:5-8. May 7 pa pala. Sorry po. May 7. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength of your bones. So, sinasabi po na huwag tayong magdepende sa knowledge natin. Ang sinasabi po, lagi pong narinig natin, nobody has the monopoly of wisdom. Di ho ba? And only the Lord knows everything. Only the Lord knows what is best for us. Yan po ang sinasabi niya sa atin. So, for example po, nagplano kayo ng business ng 2024. So, gagawa ka rin naman. Gagawa ka ng market study, gagawa ka ng iba pang mga gagawin. But, in every step of the way, dapat ipapanalangin po ninyo ito to make sure na ang lahat ng gagawin mo ay aligned with the plan of God for you. Next slide, please. Remember, mga kapatid, pagpasok po natin ng 2024, God, next slide please.
Yan. Remember, God's plan for you is perfect. His timing is perfect. And His motive and heart of love is for our own good. So, magplano ka, ipagpipray yung plano mo, submit your plans to the Lord. At kung siya po ang kumikilo sa inyo, yan po, perfect po ang plano niya. Gusto kong magnegosyo na ngayong January. Baka hindi pa po yan ang perfect timing ng Panginoon. Naghahanap ako ng trabaho, Lord. Naghahanap ako ng trabaho. Then, yung trabaho na ibibigay ng Panginoon sa iyo ay the perfect work for you. Kung ito po ay isasangguni mo sa ating Panginoon. Okay? And then the last one. So, look back on God's grace in 2023. Let the past be in the past and focus on the future. Don't worry. Have no fear. Well, have no fear in 2024. Make plans, but let God guide you. And fifth, the last, open your hearts to God for peace and contentment. You will find only contentment in God. Alam mo din nyo, man, unlimited wants and needs. Doon po sa buhay-ugnayan namin nung Huwebes, na bring up po Tito Charlie yung Proverbs 30:16, na may mga apat na bagay na wala pong contentment. Yung grave, kasi po, wala pong contentment, kasi lahat po namamatay. So yung cementerio na puno na yung ilalim, saan nakalagay? May nilagyan na apartment. Tapos naubos na rin yun. Ayun, abo na lang. O di ba? Yung sa mga columbarium. So, grave, hindi po yan nasasatisfy. Pangalawa po ay yung barren womb. Di ba? Pag hindi, ang sabi doon sa Proverbs, if you are childless, parang laging may kulang sa buhay mo. But yan po yung isang mga issue po yan. Pero it's the matter of pagtanggap po nito. Pangatlo po ay yung desert, yung lupa po sa disyerto. Wala pong satisfaction yun. Kasi kahit ulan ng ulan, di ba, nasisip lang sa ilalim yung tubig sa disyerto. At pang-apat po ay fire. Mag-umpisa lang sa, di ba, posporo, lighter. Hala, yung buong community nasunog na, yung buong forest nasunog na, hangga't hindi ka gagawa ng pamamaraan para makontrol yung fire, ay hindi po yan matatapos, di ba? So ang sinasabi po dito, have satisfaction and contentment only with God. Okay po? So meron pong mga verses for this na I hope this would also encourage you. 2 Corinthians 12:9. But he said to me, sabi ng Panginoon kay Paul, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. The sabi ni Paul, therefore I will boast all more gladly of my weakness, so that the power of God may rest upon me. So, kung hindi po tayo, actually na message po ito ni Pastor Felix few Sundays ago about contentment, di po ba? So, contentment kasi nasa loob din natin yan eh, internal yan. So, decision natin yan sa sarili natin. But ang importante po, ang sinasabi, our contentment is with God. Because the peace of God, the grace of God, yung biyaya ng Panginoon ay sufficient lagi para sa atin. Wala na pong kakulangan yun. Sabi nga, if we have Jesus, wala na po tayong hahanapin pa. If we have Jesus in us, we have already everything. So hindi kayo na kailangan na magkamkam pa ng maraming power, money, hindi na po natin kailangan yan. Ang importante po, andyan po yung grace, biyaya ng Panginoon at ang ating Panginoong Hesus sa mga buhay natin. Next po, another verse na hopefully would
inspire us ay 1 Corinthians 15:57 to 58. Doon po sa mga napapagod na po. Hay, pagod na ako maglingkod sa Panginoon. Sana wala pong nagsasabing ganito dito sa atin, anok. Hay, kailan pa ba darating ang Panginoon? Pagod na ako, Lord. Pero sabi po dito, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abiding in the word of the Lord, knowing that knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ang sabi po natin lagi, it is worth it serving the Lord. It is worth it na sisurrender mo yung buhay sa Kanya. Walang ibang makabigay sa atin ng contentment, di ang Panginoon. Kahit ang dami-dami mong pera, di ho ba? Yung iba, hindi mo nga maintindihan eh. Bakit nagnanakaw pa rin sa gobyerno? Ay, sorry po ha, taga-gobyerno po ako. Di ba? Yung kayamanan po nila eh, hindi na nga nila kayang spend, ubusin in their lifetime. Nireserve po nila sa mga apo, sa mga kaapu-apuhan, etc. Hindi po yan. We don't need to have so much power. Ang importante lang po ay naglilingkod tayo sa Panginoon. At ang sinasabi, your labor in the Lord is not in vain. It's worth it to serve the Lord. So, ayan po. So, as a reminder po, as we move and as we start 2024, remember po to take a quiet time with the Lord and assess ano po nangyari sa buhay mo in 2023. Reflect on what has done for you in the past year. Get ready to leave the past and move forward without worry, fear, and anxiety. Make plans, but let God direct your path and let your contentment rest in God. Sana po ito pong mga verses natin ay ito pong sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon ay mag-guide tayo, ma-inspire tayo to move forward in 2024 with faith. At gusto ko pong i-share sa inyo itong guiding verse po natin. And hopefully, magiging guiding verse po ninyo ito in 2024. Okay? Nababasa po ba or masyadong ano? Yan. Sabay-sabay kaya nating basahin kasi sana po magiging verse natin po ito in 2024. Kahit nakaupo lang po tayo. Okay po? 1, 2, 3. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, ang underline po dyan, the Word of God, be in your life. Kahit ano po ang gagawin natin, ay gawin natin in the name of the Lord. Yung salita po ng Panginoon ay nagtuturo sa atin. And kahit hindi po maganda ang boses nyo, katulad ko, we could always sing hymns and psalms for the Lord at mga spiritual songs dahil marami pong nagpapatuon nito na ito po ay nakakatulong para mas strengthen po ang ating buhay. So in 2024, let that verse guide you. And para po sa buong buhay nating mga Kristiyano, ito po, hindi po ako nagsasawa. Paulit-ulit po ako dito para po akong sirang plaka. Mga kapatid, sa buong buhay po natin, sana ang maging aspiration natin, not only in 2024, but in all aspects of our life. Sana po na ako, pag wala na po ako dito sa mundo, either dumating po ang Panginoon or kinuha na po ako ng Panginoon, sana po sabihan niya ako, well done, Letty, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Yan po, sana ito din po ay magiging aspiration natin for our Christian life. Pray po tayo mga kapatid.
Panginoong Diyos na aming Ama, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, for inspiring us for 2024. Salamat, O Lord, na as we move forward in 2024, andun po yung mga promises mo. You have not changed, Lord. You are always faithful. At ito po, Ama, ang pinanghahawakan namin na we have to move forward, let go of the past, and we have some goals for 2024. It could be spiritual, it could be business, it could be related to our personal lives. Help us, Lord, na ma-achieve itong mga goals na to. Tulungan mo rin kami, Ama, na hindi mag-worry, hindi matakot, hindi mabalisa, kahit hindi po namin alam ang pangyayari sa mundo. The world is changing. Pero alam namin, O Lord, na kasama ka namin lagi. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat na your right hand is always guiding us, O Lord. At Lord, sa mga plano po namin sa 2024, sinurrender po namin ito sa iyo dahil alam namin that your plan is perfect, your timing is perfect, and whatever plan you have for us, Lord, it is for us to prosper and to have a good life in the future. At Lord, ito po, Lord, ang gusto naming mangyari na we'll just be contented with our life, with you, Lord, with you serving you, because we know that everything that we do for you, Lord, is for your glory. At Lord, tulungan mo kami na mamuhay ayon sa iyong mga salita sa pagpasok ng 2024. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nangusap ko sa amin. At salamat because you are always faithful. Thank you so much, Father God. We love you, Lord. And we always, Lord, give you thanks and give you praises. In the mighty name of our Lord Jesus, everybody say amen.